Ang mga halimaw ay hindi ako interesado. Sa video na ito, ipapakilala ka sa mga story film. Pag-uusapan natin ang tungkol sa isang thriller tungkol sa isang grupo ng mga teenager na nakahanap ng isang misteryosong itlog sa beach. Kapag napisa ito sa susunod na araw, ang itlog ay nagiging isang nakakatakot na halimaw. Tingnan natin ang buong kwento ng buhangin upang makita kung kaya nilang mapaglabanan ang mga halimaw. Ang buhangin ay bumubukas na may tanawin ng isang magandang beach. Nakita ang mga teenager na nagkakaroon ng nighttime party sa beach. Sa kalagitnaan ng party, isang batang lalaki ang gumawa ng panuntunan na hindi magagamit ng lahat sa grupo ang kanilang mga telepono. Dahil dito, kinuha niya ang lahat ng kanilang mga cellphone at inilagay sa trunk ng sasakyan. Hindi nagtagal, dalawang lalaki ang may dalang malaking bukol ng uhog. Ito ay nagpapaalala sa akin ng isang alien na itlog. Sinabi ng mga batang lalaki na ang kakaibang bagay ay natuklasan malapit sa dalampasigan, ngunit hindi nila alam na ito ay magwawasak sa susunod na umaga. Sina Caleb at Mitch ay nasa bahay ng mga lifeguard nang ang isang batang babae na nagngangalang Kelly ay nagising ilang sandali matapos ang isang batang lalaki na nagngangalang Mitch ay nagising din mula sa kanyang pagtulog. Samantala, nakita ang kanilang mga kaibigan sa kotse na mahimbing na natutulog. Ang girlfriend ni Jono na si Ronnie at ang boyfriend nitong si Vance ay nagising sa likurang upuan, habang si Marcia ay nagising sa isang beach chair, at hindi makapaniwala si Kelly na si Jonah ay nakikipagrelasyon kay Chanda, ang matalik na kaibigan ni Kelly. Nang si Marcia, na inaantok pa, ay nagtangkang bumangon sa upuan, napasigaw si Kelly nang makita ang ibong dagat na naghahanap ng makakain. Natapakan na ni Marcia ang buhangin ng hilingin niyang layuan nito, ngunit biglang bumigat ang kanyang mga paa at parang may magnet na humihila sa kanya papunta sa buhangin. Sinubukan ni Vance na tulungan si Marcia sa lalong madaling panahon dahil ang lahat ay labis na nataranto sa kalagayan ni Marsh noong panahong iyon. Pagbaba niya ng sasakyan ay biglang bumigat ang kanyang mga paa, at sinipsip din siya ng buhangin. Ang kanyang mukha na nakaharap sa buhangin ay nagsimulang tumango ng kung ano, hanggang sa ang kanyang mukha ay napunit at sumisigaw. Agad na nawala sina Vance at Marcia pagkalunod. Taking gulat nila nang mawala ang dalawa nilang kaibigan noong umagang iyon. Binalak nilang tumawag ng pulis, ngunit nang mapagtantong nasa trunk ng sasakyan ang kanilang cellphone, sinisi nila si Mitch, na may ideyang mangulekta ng mga cellphone. Bukod dito, nakalusot pala sila sa dalampasigan na sarado dahil sa maruming tubig sa tubig. Sa sasakyan, sinubukang paandaran ni Jonah ang makina. Gayunpaman, nakalimutan niyang palitan ang baterya ng sasakyan bago tumungo sa dalampasigan dahil tuyo na ito. Hindi man lang makapag-start ang sasakyan. Sa wakas ay ginamit ni Kelly ang kanyang mga kamay para akitin ang nilalang mula sa buhangin dahil na-curious siya dito. Sapat na sigurado, ang kakaibang hayop ay hinulma tulad ng buhok at mukhang napakaliit, isang kasama nila na nagngangalang Gilbert ay nagising lamang mula sa kanyang pahinga at nahuli sa isang kampo ng basura. Tinangka ni Gilbert na tumakas sa basurahan sa pamamagitan ng patuloy na pag-alog ng bar aisles, mabilis na sumigaw ang kanyang mga kasama na huwag siyang gumalaw sa anumang kahabaan ng imahinasyon. Matapos marinig na may kung ano sa buhangin, tuluyang tumigil sa pagsasalita si Gilbert. Taking gulat din niya nang malaman niyang dalawa sa kanyang mga kaibigan ang namatay sa dalampasigan dahil sa pagkasipsip ng buhangin. Sa wakas, napilitan si Gilbert na magtiis at manatili sa kampo ng basurang iyon. Nawalan na sila ng pag-asa at umaasa na. Lang na matulungan si Ronnie na nawalan ng boyfriend, sumusulat ng liham sa kanyang ina ng walang pagkain o inumin upang maghintay lamang sila ng hindi malinaw. Sa kanila na pagtanto na ang mga taong nakasama sa party kagabi ay umalis na at ngayon ay nakalubog sa buhangin sa dalampasigan. Sa ibang paraan, anim na lang sa kanila ang nananatili sa. Medyo malapit lang. Ang napakalaking malaking bato na natuklasan kagabi ay nasira, na pagmasdan ni Kelly. Nakaisip si Jono na kunin ang mga gamit na nasa bag ni Marsh at ilagay sa likod ng sasakyan matapos mapagtantong ang malaking bukol ay parang bagong pisa na itlog. Naniniwala sila na ang kakaibang nilalang sa ilalim ng buhangin ay malamang na nagmula sa napakalaking itlog. Si Jono ay may dalawang surfboard sa kanyang pagtatapon. Habang papalapit siya sa upuan at sa surfboard ni Jonah, isa-isa niyang tinapakan ang bawat surfboard. Pinilit ni Jonah na pigilan ang kanyang katawan na hawakan ang buhangin habang siya ay lumalayo,
ngunit ang halimaw ay lumabas sa buhangin sa dalampasigan at hinawakan si Jonas. Mabuti na lang at nakaligtas siya at nakatalon sa upuan, ngunit kinagat ng halimaw ang tiyan. Binuksan ni Joan ang laman ng bag ni Marsh at natuklasan ang ilang delat ang inumin. Isa-isang binato ni Jonah ng tubig ang mga kaibigan niya habang inihagis niya ang inumin kay Mitch nang hindi inaasahan sa gilid ng kahoy na hawakan sa tabi niya. Aniya, parang sinaksak ng libu-libong daikya ang tiyan niya habang kinukuha ang pintura. Si Jonah ay parang isang taong lason na nagsisikap na tiisin ang sakit. Kumatok at muntik ng malaglag ang sugat ni Jonas sa tiyan ay lumalalang at nabubulok na si Jonas, na nasa paghihirap, ay maaaring mahiga sa upuan. Kung paano silang lima ay nakaligtas sa dalampasigan ay lalong naging magulo. Kailangang kunin nila ang cellphone na nasa trunk ng sasakyan. Bukod pa rito, balak ni Ronnie na tap-akan ang bumper ng sasakyan para buksan ang trunk. Ngunit nadulas si Ronnie hanggang sa sumabit ang kanang daliri sa trunk ng sasakyan nang biglang bumukas ang trunk at patuloy na bumusina ang isang patrol car. Ang lalaki ay isang lifeguard. Siya ay partikular na nagtanong tungkol sa mga aktibidad ni Kelly at ng kanyang mga kaibigan sa nakapaloob na beach na ito. Sinabi ni Kelly sa pag-aakalang mayroong isang bagay sa ilalim ng buhangin ng diskurso, ang nagdududa na relo sa baybayin ay agad na nakatakas sa sasakyan. Ang paa ng lalaki ay iniligtas ng halimaw ng buhangin na ikinagulat ng lahat. Nalito sila sa paraan ng paglalakad ng lalaki nang hindi nasugatan sa anumang paraan dahil ang suot na sapatos na balat ng baka ay sumasangga sa lalaki mula sa Bis the Coast Watch na pinayuhan sina Kelly at Mitch na bumaba sa kanya. Pero halatang ayaw nilang makipag-usap sa Coast Guard, kaya nagalit sila at nagbanta na sasabuyan sila ng pepper spray. Ang susi ng kotse ng lalaki ay napunta sa buhangin na nakakalungkot. Kinuha niya ang susi ng kotse niya, pero bumigat agad ang mga kamay niya. Siya ay lubos na hindi makagalaw. Ang buhangin ay nagsimulang sumipsip sa kanyang mga kamay. Ang halimaw na lumabas mula sa buhangin ay agad na sinabuyan ng pepper spray ng lifeguard, na sa kasamaang palad ay kinailangang putulin ang kalahati ng braso ng Coast Guard at nahulog at sinipsip sa buhangin. Ibinato ni Chanda ang tuwalya kay Mitch, ngunit nahulog si Mitch dahil sa maluwag na gilid ng kahoy na si Mitch na nakahiga sa buhangin. Dahil sa pangyayari, napagtanto ni Kelly at ng kanyang mga kaibigan na kailangan nilang magsuot ng sapatos at tumakas sa pagsasalita. Ang kanyang mga kamay at paa ay nagsimulang dahan-dahang pumasok sa buhangin habang ang halimaw ay nagsimulang kumain sa kanila, habang ang kanyang mga kaibigan ay nakatingin lamang at walang nagawa. Biglang nakaisip si Kelly ng isang napakatalino na plano habang gulat na gulat. Ibinigay niya kay Chanda ang hagdan na nasa kotse at pagkatapos ay tumalon siya sa kotse mula sa bahay ng isang lifeguard. Pagkatapos ay tinulungan nila si Ronnie sa paghatid sa kanyang pinisil na daliri na pinsala ang daliri ni Ronnie at mabilis na binalot ng makapal na tuwalya. Pagkatapos ay ibinaba ni na Caleb at Chanda ang kahoy para tumawid sa upuan kung nasaan si Jonah. Dahan-dahang tumawid si Chanda habang pinapanatili ang kanyang balanse. Sa kabilang banda, nagsimulang sumakit at dumudugo ng husto ang bahagi ng katawan ni Gilbert na naiipit. Siya ay mapalad na nakarating, at pagkatapos ay tumawid si Kelly at nakarating doon. Siya naman ay nadulas at nahulog sa buhangin ng si Ronnie na. May ideya si China na pumunta sa patrol car sa paraang itinuro sa kanya ni Mitch kanina, kaya binalot niya ng tuwalya ang kanyang mga binti at kamangha-mangha na tumakbo papunta sa patrol car. Mabilis ding sinipsip ng grupo ng mga halimaw si Ronnie sa buhangin nang hindi nila namamalayan. Tinatangka ng halimaw na pasukin ang basurahan kung nasaan si Gilbert. Naisip niya kung paano ito gagawin, ngunit unti-unting hindi nakayanan ni Gilbert. Ang kanyang bibig ay lumuwa ng dugo, at si Gilbert pala ay sinipsip sa buhangin at naglaho nang makapasok ang halimaw sa basurahan ni Gilbert sa pamamagitan ng isang butas sa lupa. Sa kasamaang palad, nahulog si Shonda at Nat Amon ang kanyang ulo, na nawala ng malay. Sa puntong ito, maghihintay lamang sina Kelly at Jonah hanggang sa magising si Chanda mula sa kanyang pagkatulala. Pagsapit ng gabi, nagising si Chana, na nahimite, at nakakita ng lifeboat sa ibabaw ng patrol car. Nang hindi nag-iisip, inihagis ni Shonda ang lifeboat hanggang sa lumaki ito. Pagkatapos, sa puntong iyon, nakuha niya sina Kelly at Jonah.
Nang sa wakas ay nakarating na si Joe na sa kotse, mukhang malubhang nasugatan siya. Pagkatapos, mula sa buhangin, lumitaw ang isang malaking halimaw na may mga galaming nakatulad ng sa isang pugita. Tila kumikinang ito sa dilim, at nagsimulang umatake ang mga galaming. Nang sa wakas ay nakuha na ni Kelly ang ideya, nagsaboy siya ng gasolina mula sa isang tangke papunta sa buhangin. Sa pagkakataong ito, alam niyang kailangan niyang patayin ang halimaw kaya nagsindi siya ng posporo. Mabuti na lang at naligtas si Kelly sa pag-atake ng malagim na halimaw dahil nakapasok siya sa sasakyan. Sa pansamantala, hindi na napigilan ng nasaktan na si Jonas ang sarili. Kailangan din niyang mamatay. Kinalikan ni Kelly ang kamay niya sa huling pagkakataon. Kinabukasan, nagising sila nang biglang lumitaw ang isang lalaki sa bintana ng sasakyan. Bukod pa rito, lumilitaw na ang lalaki ay maaaring tumayo sa buhangin nang hindi naaabala ng halimaw. Sa wakas, bumaba sina Kelly at Shonda at nanatili sa buhangin. Parehong protektado. Ang pelikula ay nagtatapos sa isang eksena ng isang grupo ng mga halimaw na lumalangoy patungo sa isa pang beach. Sadly, ang mga beachgoers na nandoon ang susunod na mabibiktima. I-on ang mga notification, please mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, at i-like ang channel para suportahan ito. Maraming salamat sa panunood.